na ang lagay ng panahon, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pampanga at sa Bulacan. Ang mga lugar kasing ito ang sumasalo sa bahang nagmula pa sa ibang mga lalawigan sa Northern at Central Luzon. Ang mga taga-Zambales naman, pilit bumabangon sa malawak na pinsalang iniwan ng bagyo. Live mula sa San Luis sa Pampanga, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, maghapong maganda ang lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Pampanga, particular dito sa San Luis. Pero sa kabila niyan ay nagsimulang tumaas ang tubig dito, dahilan para isailalim sa state of calamity itong San Luis, Pampanga. Naabutan ng GMA News na pinapasok ng rumaragas ang baha ang bahay na ito sa San Luis, Pampanga. Ang ilang bahay naman lubog na, bubong na lang ang kita. Mistulang dagat ang malawak na mga lupain. Nagbabangka ang ilang residente para makakuha ng supply ng pagkain. Pero ang ilang residente ayaw pa rin lumikas. Problema naman nila, supply ng pagkain. Kaya para makakuha ng relief goods, napipilitan silang sumuong sa abot-leeg na baha. Sanay na kami eh. Oh, marami kami kasi nga mga gamit. Wala naman pong palilipatan na ano. Eh, yung ano namin, mga gamit namin. Kaya pa po. Kaya pa po. 11 sa 17 barangay sa San Luis ang lubog sa baha. Pinakamalalim sa mga barangay ng San Juan at San Nicolas kung saan aabot sa 6 na talampakan ang lalim ng baha. Bumigay raw kasi ang Arnedo Dike. Sobra talagang laki ng tubig sa labas, yung Pampanga River. Hindi na nakayanan namin ng mga sandbagging namin. Binabantayan naman ang mga opisyal ng San Luis ang bahagi ng Pampanga River sa barangay Santa Cruz. Kapag umapaw kasi ito, lalo pang tataas ang baha sa San Luis. Sa mga bayan ng San Simon at Candaba, hanggang 15 talampakan ang taas ng baha. Pero ang mga residente ayaw pa rin lumikas. Ihintayin na lang daw nilang humupa ang tubig. Pero babala ng lokal na pamahalaan, posible pang tumaas ang baha. Ang Pampanga raw kasi ang catch basin ng tubig mula sa mga probinsya sa Northern Luzon. Ang agrikultura namin, million-million talaga yung na-damage namin. At saka yung mga fish pond, overflow din. Sa Kalumpit, Bulacan, tirik ang araw buong maghapon pero ang ilang barangay lubog din sa baha. Ang mga residente hindi mapakali. Ang Kalumpit daw kasi ang sasalo sa tubig baha na galing sa Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Central Luzon. Pero ang ilang residente ayaw pa rin lumikas. Mahirap po eh, kasi po may anak kami maliliit, eh mahirap pong bumakuwit. Kaya po nagsasaga lang po kami dyan. Sa kabila ng baha, tuloy naman ang buhay ng mga residente. Bukas pa rin ang ilang tindahan, ang ilang bata nakuha pang maglaro sa baha. Sa lalawigan ng Zambales, pilit na bumabangon ang mga residente matapos ang pananalasa ng bagyong Lando. Sa bayan ng Santa Cruz, naabutan ng GMA News ang magsasakang si Mang Domingo na pinatutuyo ang mga palay na hinabol niyang anihin bago bumagyo. Ito ay hinabol na namin. Yung iba, hindi nabasa eh. Yung iba, basa. Bakas naman sa bayan ang pinsalang iniwan ng bagyong Lando. Ang tulay na ito, hindi pa rin madaanan ng malalaking sasakyan. Kaya naman pahirapan ang biyahe ng mga luluwas at uuwi. Posible raw abutin ng isang linggo bago makumpuni ang tulay. Jessica, sa mga oras daw, maganda naman ang panahon dito sa San Luis, Pampanga. Pero bahagya pa rin nagkakaroon ng pagtaas ng tubig dito sa ating kinalalagyan sa may bahagi ng barangay Santo Tomas. At sabi nga ng mga lokal na opisyal dito sa lalawigan ng Pampanga, hindi katiyaka na yung hindi umuulan dito ay hindi na magkakaroon ng pagtaas ng tubig dahil habang may mga pagbaha pa sa mga lugar na pinanggagalingan nito gaya dyan sa may bahagi ng Nueva Ecija, ay nandodon pa rin ang posibilidad na tumaas pa rin ang tubig sa kanilang lugar dahil nga ito yung mga tinatawag na catch basin, Jessica. Ngayon ang mahirap dyan, Susan, no? Katulad din ng ibang mga probinsya, wala nang ulan, wala nang bagyo, pero tumataas yung baha dahil nga nanggagaling pa sa ibang lugar. Tama ka dyan, Jessica. Sabi nga nila, kung doon sa ibang lugar, bumubuti na yung lagay ng panahon dahil sa pananalasa ng bagyong Lando. Ngayon pa lang nila mararanasan yung pinsala nito dahil ngayon pa lang bumababa yung tubig sa kanilang lugar. At ito yung mas matindi pa nilang pinaghahandaan dahil posible daw tumagal ito ng hanggang 2 linggo bago tuluyang humpa. Depende doon sa mga manggagaling na tubig pa dyan sa may bahagi nga ng Nueva Ecija. Jessica? Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Pampanga, Susan Enriquez.